So hello guys, good morning sa inyo. So siguro ngayon magbibigay na ako ng opinion ko sa nire-review kong gitara na Lasphil na Les Paul. So sa opinion ko, sulit ang gitara ngayon. Kasi okay naman siya, maganda siya tumunog. Actually, very responsive. Yung pickups niya okay naman. Kuha niya rin yung classic na tunog. Tapos pag pumunta kayo sa neck pickup, talagang rinig na rin yung pagkabilog ng tunog. So for classic lead, na bilog yung tone, very good na siya. Lasphil, hindi kilalang gitara, pero yung pagkakagawa sa kanya, yung itsura niya, yung design niya, yung details, okay na siya. So syempre, hindi natin siya pwedeng compare sa tunay na Gibson or sa Epiphone, kasi yung mga branded talaga. Pero kung naghahanap kayo ng talagang sulit na gitara sa sulit na presyo, okay na okay itong Lasphil na. And actually, sa gitara, wala naman downside. Nasa preference niya na nagamit. Since galing ako sa Ibanez na gitara, ang neck kasi niya manipis. Hindi ba mabilog? So ito yung fretboard, yung sa likod, yung bilog niya. Mababa lang sa Ibanez. So dito sa Lasphil na Les Paul or any Les Paul siguro ganun ang design, medyo bulky yung likod niya. So hindi lang siguro ako sanay since dati kong profile na hindi matambok yung neck niya. Pagdating sa fretboard, mas manipis siya. So ibig sabihin, yung lapad ng fretboard niya mas manipis itong Lasphil, itong Les Paul kaysa doon sa dati kong ginagamit na Ibanez. Yun lang sa preference ko. Then, dun sa cutout niya, dun sa kamay mo, pag since 22 frets lang siya, medyo kapos na rin sa akin yun. Pero depende nga sa tinutugtog mo tsaka sa preference mo. So, ito ay opinion ko lang. So, medyo nahihirapan ako abutin yung 22 fret niya. Yung dulo. Kaya, minsan pag mga solo, lalo na mga magagaling na artist, tulad ng ni Paul Gilbert ng Mr. Big, so, kaya mapapansin nyo, halos lagi niyang gamit 24 frets kasi kailangan niya yun. Yun yung prefer niya. So, ang ginawa ko, nag-a-adjust ako ngayon. Inililipat ko sa first string ang kailangan na nasa second string na nasa 24 frets. So, yun lang, ililipat mo lang. Medyo pahirapan mo ng konti sa sarili mo. Pero okay naman. Yung tunog niya, yun yung binabasihan ko ngayon, yung tunog niya. Very good na para sa akin. At ang isa pa, ang Les Paul, mabigat. So, yun lang naman para sa akin. Ang matindi nito, yung price range. Diba? 6,200 ang gandang gitara. Sulit na sulit. Kung beginners kayo, ayaw nyo pa mag-invest ng mamahaling gitara, hindi nyo pa alam kung nagugustuhan nyo talaga mag-gitara o kakaririn nyo or magiging hobby nyo talaga. Ito, i-re-recommend ko sa inyo, hindi kayo magsisisi. Napakasarap gamitin, napakaganda tumunog sa ganong price. Diba? 6,200 peto tet. So search nyo lang siguro sa Google kung saan ka makakabili. Kasi ako, nabili ko lang to dyan sa Sunstar Mall. Mall dito sa lugar namin. So, local mall lang siya. So, yan. So, okay, meron pa akong isang ginawang cover song galing din sa Mr. Big. Gamit tong gitarang to. Yung Green Tinted 60 Smiles. Okay, so ayan, yun yung opinion ko sa gitarang to. So, sana ma-enjoy nyo tong video na to. And sana supportahan nyo yung channel ko. So, subscribe and click that bell. Go for some comments. Kung may mga tanong kayo, subukan ko sagutin na maayos. And if may suggestion kayo, maging content ng mga video ko since beginner pa lang ako dito sa pagbablog. You're open to give suggestions. I-comment nyo lang. So, maraming salamat and enjoy your day.